Sorry, hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Kahit ako nagulat sa sarili ko. Marami ng ganitong moment na nauwi sa paghihiwalay dahil lang sa may nasabing hindi sinasadya. Nagulat, na-surprise siya. Maski sa sarili niya, hindi niya akalain na nasabi niya yun. Maaring matagal na yun. Eh, pero hindi lang masyadong binibigyan ng oras yung problemang yun. Kaya nung hindi na nakontrol, ayun, sumabog na. Alam nyo, lagi kong sinasabi na may perfect timing ang lahat ng bagay. Kung kailangan pag-usapan, pag-usapan. Habang cool pa ang lahat. Habang tumatanggap pa ng katwiran o reason ng isa. Tena na, pag-usapan natin. Ang problema kasi, baka lumabas yung topic na yan na iniiwasan kapag wrong timing na eh. Okay, ganito. Ilalabas niya yan kapag alam mo o alam niya na lugi siya o ikaw sa sitwasyon. Bala mo yan, puhunan mo yan, pambawi mo yan. Kaya ang pag-aaway ng isang magkarelasyon, ang dami-daming pinupuntahan. At ang totoong issue ay hindi na napag-uusapan kasi nga may nadadagdag na hindi isinasali dapat sa usapan. Kaya ayun, gulo na. Alam mo, ibang sakit ang nagagawa ng bibig. Ibang hiwa sa kaluluwa ang sakit kapag may nasabi tayo na ikasasakit ng isa. Hindi niya ine-expect, pero lumabas. Lumabas sa oras na iba ang pinag-uusapan. Kaya ayun, nadagdag lang sa rason ng pinag-aawayan. At eto pa, ang mga isyong ganito ay hindi isa, hindi dadalawa, marami yan, as in marami yan. At masakit dyan. Masakit na masakit yan. Nasabi mo na, nakasakit ka na. Oo, pwedeng mag-sorry pero nasabi mo na eh. Nakasakit ka na. Aminin natin na kapag ganito ang sitwasyon, kahit humingi ka ng sangkatutak na sorry, nasaktan ka na eh. O nakasakit ka na eh. At kahit kailan, hindi niya yun malilimutan. Kasi nga, nasaktan siya eh. Sobrang nasaktan siya. May magbabago ba? Oo naman, marami. As in maraming marami. Mararamdaman mo yan ng paunti-unti. Hindi bigla. Pero mararamdaman mo yan. At kung gaano kasakit yan, ganun din ang mababawas sa kung anong meron kayo. Maririnig mo pa ang mga salitang, sige, okay na, I understand. Pero nakatatak na yan. Kaya tandaan mo sana palagi, kapag nakasakit na ang bibig mo, baka hindi mo na kayang burahin ang sinabi mo. Thanks for watching! Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr. And don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you and God bless you!